served as the department's Undersecretary for Science and Technology Services from 2001 to 2014, and he has been with DOST since 1982. Among the list of his overwhelming lifelong achievements, he is also serving as the President of Philippine Association for the Advancement of Science and Technology, and is also a former chairman of the United Nations Commission of Science and Technology for Development. Everyone, let us all welcome our keynote speaker, Secretary Fortunato T. De La Peña. Umaga sa ating lahat. Ipapakiusap ko lang kung sino man lang nakakaalam kung pwedeng i-tape ang message ko. Okay? So, tayo ngayon ay narito at nagdiriwang ng ating MNE Week at binabati ko ang aking mga kasama sa DOST unang-una, si Assistant Secretary Dayan Ignacio, in charge ng aming Human Resource Development, at si Atty. Marion Decena, ang Director ng Technology Application and Promotion Institute, at siyempre ang ating host, si Director Bob Dison. Of course, nandito si Dr. Budulig, at iba pang mga kasama sa MIRDC. Sa inyo lahat, lalo na yung mga magiging resource persons natin, magandang umaga sa lahat ng partners at mga narinito ngayon. Ating bigyang pansin ang team na ini-adapt ng ating MNE Week ngayong taon na ito. At ang team na iyan ay Metals and Engineering, providing crucial support to recovery efforts of the country. Which is really very important today, considering that we have suffered so much during more than 2.5 years of the pandemic, and recovery is very important. While there are good projections about the recovery of our country, about the growth of our country in the next coming years as compared to the other ASEAN countries, it is still full of challenges ahead of us, considering the difficulties that we have encountered, the debts that we have incurred, of course, the damage to some businesses, which may be very difficult really to restore. I think some of you here are parents, and you must have realized that there has been so much lost in education during the last more than 2 years. Now, I was reflecting on the meaning of MNE, Metals and Engineering, but if I will express my thoughts about it, I would like to use a double M and a double E, okay? And I don't know whether you can guess the other M and the other E. Okay? Meron ba gusto mahula? Yung MNE natin ngayon, ang ibig sabihin ay Metals and Engineering. Pero meron pa ako isang MNE na very relevant dito. Si Jonathan siguro makapaisip. hindi pa. Ito kasi nung pang ako'y young assistant professor pa sa UP College of Engineering, isa ito sa itinutulak namin noon, lalo na noong nagsusuporta pa yung aming UP Engineering R&D Foundation sa mga activities ng faculty members. Noon ay maraming income kasi ang interest rate ay taas-taas, no? So, yung mga interest income lang ay maraming nasusuportan ng projects. Ngayon, alam naman ninyo, halos
wala na interest yung pera natin sa bangko. Kaya ang hirap dumepende sa interest ng capital. No, anyway, but I'm referring to machineries and equipment. Machines and equipment na kadugtong din naman ng metals and engineering. Hindi ko alam kung paano ko idudugtong yan. Kung idugtong ko yung another M&A, hindi maganda, magiging meme. Baka matulog na kayo. But anyway, that is what I have in mind na hindi lang metals ang iniisip natin, hindi lang engineering ang ating iniisip at ginagawa, ay may kinalaman sa mga machines and equipment na ating inire-research, pinaprototype dito sa ating sector. Kaya ako sinabing i-tape ito dahil meron akong prepared speech, pero habang nakikinig ako kay Director Bob ay nag-iba ang isip ko sa aking sasabihin. Ano? So, maiksi lang ito. 10 messages lang. Pero, isang sentence lang siguro bawat isa. Una-una, ang una kong message ay kung hanggat kaya natin, MIRTC and our partners, let us expand and go deeper in the regions. No? Kasi ang Pilipinas ay hindi lang naman Metro Manila or Metro Cebu or Metro Davao. Napakalaki ng Pilipinas at napakarami pa rin tao na umaasa sa teknolohiya na hindi pa natin lubos na natutulungan. Kaya kung ano ang ating kaya gawin to expand, and as I said, it's not only expand but go deeper and see what are needed and what are the opportunities in the regions. Let's do it. Pangalawa, let us prioritize programs that will lead to the creation of new enterprises, okay? And of course, jobs. Kasi kailangan natin sa recovery ang mga bagong enterprises na gagawa ng mga produkto at mag-create ng jobs. Pangatlo, make our partnerships truly productive and relevant. No? Sa tingin ko, ang dami nating energy na ipinubuhos sa partnerships, pero siguro kailangan magtakda tayo para sa ating sarili. Ano ba ang gusto nating output ng ating partnerships? It cannot be just training, although that is very important, or just doing research for the sake of research. Dapat talaga meron tayong iniisip na relevant outputs ng ating partnerships. Pang-apat, napakarami pang gaps sa ating industrial value chain. Ano? Kung maraming gaps, say, sa value chain in the area of agriculture, marami pa rin gaps in the value chain as far as the metals and engineering sector is concerned. Naalala ko lang, ewan ko kung may taga-BTRI dito. Meron ba taga-BTRI? Inibit na ba niyo ang BTRI? Nakapit bahay niyo? Hindi, naalala ko lang kasi dapat ay naka-schedule kami na mag-inaugurate or mag-open noong Regional Yarn Production Innovation Center sa Ilagan, Isabela sa June 24. Pero kahapon ay nakatanggap ako ng message na hindi natin kaya within that period kasi ang mga importation natin sa China ay nadidelay dahil na rin sa epekto ng pandemic. And that really goes to show na very highly dependent pa rin tayo sa ating mga ini-import na from abroad. Although, mahirap naman sabihin hindi tayo mag-i-import kasi talaga namang in terms of capability ay napaka layo pa, no, kung i-compare mo doon sa halimbawa ginagawa ng China o ginagawa ng Japan, ng Korea, tanggapin na natin yun. No? At in terms of cost, mura pa rin sa kanila. No?
Unang-una na nga, eh, ang mahal-mahal na kuryente dito. Pangalawa ay mataas ang ating ibang cost dito. Umupa ka lang ng space, napakamahal na. Okay? At mga iba pang cost na nagdadagdag sa ating produkto. So yung R&D that addresses the gaps in the value chain is very important. Ngayon, ang panglima ay may kinalaman sa training, no? Alam nyo, ang ating sektor, ang MIRTC, is been known, okay, to be trainers, okay? Trainers of trainers, okay? That we can train, okay? Dahil hindi naman kaya ng tauhan ng MIRTC. Lahat na yan, ano? Kailangan tayo makipag-partner sa iba to expand our reach. Pang-anim, maximize the use of our facilities. Okay? Marami tayong pinagmamalaking nadagdag na facilities sa MIRTC at meron pang matadagdag. In-enumerate na kanina ni Director Bob. Okay? Meron pa tayong bubuksan sa Cavite, yung ating mold and die. And yung mga tinutulungan nating mga state universities and colleges to set up the metals and engineering innovation centers, ay maituturing ko na rin bahagi ng facilities ng MIRTC. At ang iyaan, nandiyan na siya, malaki, nakakalaki ng ating capability. Pero siguro, siguruhin lang natin na mataas ang utilization kasi inastusan yan at kailangan tumaas yung benefit against the cost. Pang-pito, nagkaroon ng transition, matagal na kami nag-uusap kung ano-ano yung 10 most important things na ihahabilin sa susunod na Economic Development Cluster Group. Okay? And hindi ko na i-enumerate, ano, pero natutuwa ako kasi isa doon sa 10 ay yung promotion of science, technology, and innovation, and in particular, the utilization of the results of publicly funded R&D. Kaya yun, hindi akong DOSD ang nag-suggest ng topic na yun. It came from the other cabinet departments. Kami kasi, we were more concerned about access to financing and the ease of setting up businesses. Okay, so yun ang sinabi namin. But there were departments that submitted yung importance of utilizing science and technology and the commercialization of technology. So, yan ay isa sa kailangan natin tutukan dito sa ating metals and engineering sector. Meron pa akong pangsyam na habilin. Nagkahabilin ako kasi sabi na apat na araw na lang po ako dito as secretary. Kaya, napakagandang pagkataon ito. Okay? Be actively engaged with the programs of other R&D institutes. Natutuwa ako halimbawa na kahit papaano, hindi pa masyadong maximize, pero nandyan lang sa teritoryo ng MIRTC ang ating Electronic Products Development Center, katabi natin ng Philippine Textile Research Institute. Actually, itong mga institutes na ito, ang ASTI, ang PTRI, ang FDRDI, ang IDDI, which is already a partner in AMSET, and I believe even the Philippine Nuclear Research Institute will have a lot of programs that will need the support of MIRTC. Yung FNRI, hindi ko alam kung ano, pero meron din siguro mga programs siya na mga kailangan ng support ng MIRTC. Pero if we can do it in a similar manner, our partnership with the ITDI, okay? And I believe malaki ang pwede natin partnership with FDRDI and PTRI.
let us sit down with them to see how we can do joint programs. And finally, this is really one idea that I have not really discussed yet. But this is more applicable to the universities. Okay, I am referring to the concept of whole laboratories. You know, of course, when we talk of collaboration, collab, you know. But the collaboratories that I saw, I think at the University of California in Berkeley, are actually parang joint program siya between the university and specific companies, no? Kaya ang tawag nila co-laboratories. May laboratories talaga na parang ang primary partner doon ay isang private sector or private company, usually large, no? Of course, tayo tumutulong mostly sa small and medium, but we can also look at the potential partnerships with the big companies and probably think about the idea of collaboratories. So, sampu na po yun at dapat tama lang. So, ang masasabi ko lang, ang aking nakalipas na 6 na taon ng secretary ay napakabilis dumaan at ngayon ko naisip na parang hindi naman ako nahirapan. No? Kita nyo naman, handsome pa rin. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat at in particular, in today's event, I would like to thank our resource persons who will be sharing their expertise, their experiences, their programs related to our team of recovery in the M&E sector. Marami po salamat.